Magandang hapon, update po muli tayo sa lagay ng ating panahon. Tuluyan na nga pong naging isang severe tropical storm category ang bagyong ating binabantayan sa labas ng ating area of responsibility. Patuloy po ang paglakas ng bagyo at posible pa itong maging typhoon bago po tuluyang pumasok sa loob ng ating area of responsibility bukas po araw ng Biyernes. Pagpasok po ng PAR, ito po ipapangalan ng bisingin ng pag-asa, ang magiging ikalawang bagyo sa PAR ngayong 2021. Huling namataan po ang sentro ng bagyo sa layong 1,095 km, silangan po ng Mindanao. May lakas po ito ng hangin na umaabot po sa 95 km per hour at pagbugsong 115 km per hour. Kumikilos po ito pahilagang kanluran sa bilis po na 10 km per hour. Pagpasok po ng Philippine Area of Responsibility, ito po ay inaasahang kikilos papalapit po sa Eastern Visayas, Bicol Region bago po tuluyang mag-recurve. Sa ngayon po manatiling mas mataas po ang chance na ito ay mag-recurve kumpara po sa mag-landfall. Ngunit dahil malayo pa po ito, maaari pa pong magbago ang mga senaryo. Kaya manatili lamang pong updated para po dito sa ating binabantayang bagyo. Hindi man po mag-landfall ang sentro nito, maging handa na rin po ang mga nasa silangang bahagi ng bansa dahil po sa posibleng epekto, pag-ulan at pagbugso ng hangin ng true at outer rain bands ng bagyo. Ito po ay inaasahang lalapit po ngayong weekend. Samantala ngayong araw po, ang true extension nito ay nakakapekto na po sa Mindanao. Posibleng maramdaman rin po ang mga paulan nang true nito sa silangang bahagi ng Visayas at Southern Luzon sa mga susunod po na araw. Muli, pinapayuhan ang lahat na may maingat at patuloy mag-monitor sa lagay ng ating panahon.